give you a hand. Nagkakatipo sa harapan ng ating Panginoong Diyos upang pagpuklurin si nakapatid na Dantes at kapatid na Rosel sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Well, you looked me in the eyes and you said it, and your face can say it all. So iyak mo na naman ako. I love you too, Elie. Salamat, Rosel. Hintayin mo ako sa kapilya. Sasalubungin kita at mangangako tayo sa isa't isa, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Kinakabahan, masaya naman, excited. Pero syempre malungkot din kasi wala yung mama ko. Pero sabi niya kasi maski wala siya, ituloy ko daw tong wedding na to kasi yun, gusto niya nang matuloy talaga to. So, alam ko naman kung nasan man siya, hindi na siya naghihirap. Mahal na mahal kita, Ma. At kahit wala ka dito, alam ko ito yung gusto mo at magkikita rin naman tayo, balang araw. Mahal na mahal kita, Ma. Miss na kita. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Nangako kami kasi sa isa't isa na hanggang sa huli, no? Hanggang sa huli kami. No? At pinagpanata namin to, kami ni Rosel at kanya-kanyang sarili, nagkakaroon kami ng pansariling pananalangin, pagpapanata, at isinasama po namin itong relasyon po namin. Babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Kita, no, aalagaan kita, at sana bigyan tayo ng isang maganda at masayang pamilya. Bigyan tayo ng mga supling, no, at maging masaya at mapabilang yung ating magiging sambahayan sa pinagpapalang sambahayan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ito na yung araw na pinakahihintay natin. I know it's not perfect as we imagine. Pinapangako ko na magiging mabuti akong asawa at magiging mabuting ina ng magiging anak natin kung bibigyan tayo ng Panginoong Diyos at magkakasama tayo sa hirap at ginhawa. I love you. Yamang kinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo, ako, sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo, ay pinahayag ko na kayo'y tunay ng mag-asawa ayon sa mga kautusan ng Diyos at ng mga batas
ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papagdiwalay.